Ngayon po yung last year of deliberation sa budget, although they're still hoping na magpapakita po kayo, if first come to worst na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve, what can the OVP do with that budget, ma'am? We will see. Sinabi ko naman na noon, no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nag-decide dyan, Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din, yung proof ko kung bakit sila lang dalawa. And may paper trail yung sinabi ko against them. Sa 700 million, we will see kung ano yung maiwan, and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President. But then again, ma'am, hindi pa naman po yung final kasi di ba mayroon pang sa Senate. So, hahabulin nyo ba, ma'am, sa Senate? Kayo ba ay magpapakita na doon during the deliberation? Yes, meron. Nag-aande kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami doon. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. At ang example ko niyan ay yung attached na list, no, sa classrooms ng Department of Education, na kahit paman tinanong ng mga senador, nandun pa rin siya sa final draft. And nandun pa rin siya sa General Appropriations Act. At ang isa pa doon na example ko sa inyo, na sila lignit naman ang nasusunod doon, yung kaguluhan nila at sagutan nila sa AKAP. Wala yung AKAP, di ba? Nakita na lang nila yung AKAP sa bike camp. At sinasabi ni Zaldico, oh, hindi, pumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na, yun yung proof ko na dalawang tao lang nasusunod dyan. Si Zaldico at si Martin Novales. But despite that, ma'am, sure na yung inyong attendance was sa Senate deliberation. Yes. Kahit alam mong, first come to worst, talagang yun ang makukuha ang budget ng OVP. Opo, oo. Sigurado yung attendance namin. In fact, kahapon, na-discuss namin dyan sa chief staff na opisina kung ano yung date para ma-block namin yung date ng plenary ng Senate, but apparently wala pa daw mga schedule, so nag-aantay kami. Last po, yung show cause order po na pinalabas po ng Committee ng Good Government sa ilang mga OVP officials po. Opo, nabanggit kanina noong nagmo-monitor ng hearing na meron ng show cause order yung ibang mga personnel ng Office of the Vice President. Sabit lang namin sa aming legal dito sa OVP, meron naman kaming legal division, and then we will ask our lead lawyer to come up with a legal opinion.